Grace, sino ngayon ang nagmamando ng pagtugon sa COVID-19 situation dyan? Kasi kung ganyan na, nahahawa na rin ang mayor, vice mayor at mga konsehal nila dyan. Yes, Ella, ang municipal administrator ng bayan ng Bonto, kasama na dito si Lourdes Claire Piil, ang municipal local government operations officer, ang nagmamando dito sa bayan ng Bonto. Umabot na nga sa 673 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Mountain Province, kung saan 326 dito ay mula sa bayan ng Bontok. At 195 dito ang nananatiling binabantayan ng Department of Health. Ayon kay DOH Car Regional Director Ruby Constantino, ito ay dahil na rin sa isinasagawang malalimang contact tracing sa lugar. Sa isinagawang malalimang contact tracing mula first hanggang third generation, ang isinasagawang contact tracing sa mga close contacts ng mga nagpositibo sa COVID-19. Sinabi rin ito na premature pa na sabihin na may community transmission na sa lugar ng UK variant, dahil ang mga kasong naitala ay nakakonsentrate sa 4 na barangay. Dahil puno ng ospital ng Bontok, ay nakikipag-ugnayan na ang Auckland Kalinga sa 3 hotel sa lugar upang gawing isolation facility para sa mga nagpositibong asymptomatic. Ayon kay Lourdes Claire Piil, ang Municipal Local Government Operations Officer ng Bontok, kahapon ay may 6 na mga health workers ang nagpositibo, kaya kailangan din nila ng dagdag na mga health workers. Sinabi rin ni Piil na kabilang sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa Bontok ay si Mayor Franklin Odsi, Vice Mayor Eusebio Cabluyen, 5 konsehal ng bayan at municipal health officials. Sa ngayon ay iniimbestigan pa rin kung sino ang index case o carrier ng UK variant sa Bontok. Plano rin ng lokal na pamahalaan ng Bontok na palawigin ng 2 linggo ang lockdown sa ilang barangay. Dito sa LGU mismo, ma'am, most of our most of the officials and the heads of offices, may mga heads of offices and most of our elected officials are compromised already. So, you know, without these people, medyo, syempre, mahirap din ang paggalaw. Even hindi lang kasi mga heads of offices, even yung mga employees po. Sa ngayon ay patuloy ang isinasagawang mass testing sa mga frontliners sa Bontok Mountain Province, at plano rin magsagawa ng aggressive mass testing sa 500 individual sa bawat barangay na naapektuhan ng naturang virus. Ella, sa 144 na contact ng UK variant cases sa bayan ng Bontok, 28 dito ay hindi pa na-test, 74 ay negative sa COVID-19, at 42 dito ay positive sa coronavirus disease. Samantala, sa 42 kaso ng COVID-19 cases sa Bontok, 8 ay may UK variant, kasama na dito doon sa 12 UK variant case natin. 6 ang walang UK variant at 28 rito ay hindi pa na-test. Ayan mo ng update live mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Ella. Grace, kung may plano ngang i-lockdown itong Bontok Mountain Province, ano, kailan magsisimula ito? Itong first day ng February, Ella, magsisimula itong lockdown ng 5 barangay dito sa Bontok Mountain Province, dahil nga magtatapos sa January 31st itong lockdown na una na ipinasa nitong lokal na pamahalaan ng Bontok. Kaya itong darating na February 1st, kapag nairekomenda na na sila ay may lockdown ilis sa 2 linggo, ay magsisimula sa unang araw ng Pebrero, o buwan ng Pebrero, Ella. Alright, maraming salamat, Grace Doctolaro, live na nag-uulat mula sa Baguio City.